Hello mga kahugot, welcome po muli dito sa ating YouTube channel, Bono's Love Tube, sa ating programang DKB, Dear Kuya Bono. At bago natin ipagpatuloy ang pagkikinig sa tampok na kwento ngayon, ako po'y humihingi lang po ng pabor muli sa inyo, lalo na sa mga hindi pa nakasubscribe, please subscribe mga kahugot. At isa pa pong pabor, meron po kasi tayong live show sa Facebook page natin na Kuya Bono. Ang pamagat po nating live show doon ay Kahugot PF. Ito po ay nangyayari tuwing gabi ng Lunes hanggang Sabado kapag meron lang pong nag-email ng problema. Alas 8 po ng gabi. Salamat po. At ang mga videos po doon ay ina-upload din natin sa isa nating YouTube channel. Ito naman po yung Kahugot PF. At kung maaari po ay pa-subscribe din po sa YouTube channel na ito. Maraming salamat in advance. Ngayon, dumako na tayo sa ating tampok na kwento ngayon. Kwento ng buhay at pag-ibig ng kahugot nating si Yolanda. Mula sa DKB, Dear Kuya Bono, ng Bono's Love Tube, The Kahugot YouTube Channel. Dear Kuya Bono, magandang oras sa iyo at sa lahat ng kahugot. Count me in as one of your thousands of kahugot and I am proud to be one, Kuya Bono. Congratulations nga pala sa YouTube channel mo. And sabi din ng kapatid ko, may live show ka din daw sa Facebook page mo. KBSS ba yun? I am so happy na nagre-reach out ka na ulit sa mga tao, Kuya Bono. Especially sa mga dating fans mo sa CLS. Hindi mo nang alam kung paano mo na-impluensyahan ang buhay ko lalo na noong nandyan pa ako sa Pilipinas. Pasensya na lang muna kung hindi ako nakakapanood ng live show mo sa Facebook kasi kapag 8 PM nyo dyan, 5 AM pa lang dito at tulog pa ako. 12 AM ang nakasanayan ko kasing pagtulog dito. Anyway Kuya Bono, ako po si Yolanda. Isa po akong math teacher and I wish my story will also be a part of your great YouTube program, DKB or Dear Kuya Bono. Lima kaming magkakapatid at ako ang pangalawa sa panganay pero ngayon ay ako na ang tumatayong panganay. Maagang na maalam sa mundo si Kuya Red. 19 years old lang siya noon. Sumunod sa akin si Oyo, then si Ikay, at bunso namin si Sedi. Mahirap lang kami noon, Kuya Bono. Si tatay ay magsasaka ng kanyang nag-iisang ektaryang lupa pero para madagdagan ang kita niya ay nakikisaka pa siya ng porsyentuhan. Ang tatay namin Kuya Bono ay may certain type of mental disability or moderate mental retardation. Pero hindi naging sanhi o balakid ito para siya ay maging isang napakabuting ama at asawa. Hindi nga lang siya nakakapagdesisyon ng mga mahalagang bagay at kay nanay napunta ang tungkuling yon. Pero napakasipag ni tatay Kuya Bono at napakarami niyang kaibigan. Pero ayon sa kwento ni nanay, retarded, mongoloid, abno daw ang tawag kay tatay noong bata pa sila. Masyado daw kasing isip bata at laging napagtitripan ng iba dahil masarap daw siyang utuin.
Noong magbinata daw si tatay ay para pa rin batang kumilos at mag-isip. At noong 30 years old na daw siya, ay parang edad 17 na ang mentalidad niya. Noon na raw siya tinanggap ni mama at sila ay nagpakasal noong 31 na si tatay at 24 naman si nanay. Ayon pa kay nanay, marami daw tumawa at nanglibak sa kanya dahil pinakasalan niya si tatay. Pero hindi daw nagpa-apekto si nanay. Mabuting tao daw si tatay noon pa. Mabait, masipag at matapat. Kaya't aanhin daw ni nanay ng normal kung sasaktan lang siya at bibigyan ng sakit ng ulo. Kaya't si tatay ang kanyang piniling mahalin at pakasalan. Napakasipag ni tatay sa bukid, Kuya Bono. Para siyang walang kapaguran. Araw-araw siya sa bukid at kadalasan tuwing uuwi ay may bitbit siyang isda, palangka o kaya gulay na nakukuha lang niya sa bukid. Bata pa si Kuya Red, nasa grade 5 siguro noon, ay tumutulong na siya sa tatay namin sa mga gawaing bukid. Ayaw ni tatay na sumasama siya pero makulit si Kuya Red. Sige, hindi na nga ako sasama. Sasabihin niyang ganon kapag tinataboy siya ni tatay kapag nakabuntot ito kay tatay sa paglalakad dito papuntang bukid. Tapos kunwari babalik na ng bahay si kuya pero maya-maya lang, hahanapin siya ni nanay, wala na siya. At sa hapon, makikita na lang namin kasamang dumating ni tatay at madumi din ang damit. Naiiyak ako, Kuya Bono, kapag naaalala ko si Kuya Red. Kaya bawasan ko na lang ang kwento tungkol sa kanya. Si nanay naman po ay sa bahay lang. Nag-aalaga sa aming nakababatang kapatid. Ako naman ay tumutulong lang kay nanay sa mga gawaing bahay at sa pag-aalaga ng mga native na manok sa likod ng aming bahay. Meron kaming medyo maluwang na poultry doon pero puro native na manok ang laman. Isa yon sa pinagkakitaan namin dahil halos araw-araw ay may bumibili sa amin. Sa larangan naman ng pag-ibig, Kuya Bono, ay si Boyong ang aking first love. Una akong makaramdam ng kakaibang damdamin para sa kanya nung grade 5 ako at siya naman ay grade 6. Magkatabi lang ang classroom namin. Gwapo si Boyong, Kuya Bono. Matangkad, magandang pangangatawan at moreno. Liban doon ay magaling pa siya mag-basketball. Crush ko siya noon pang elementary kami pero wala akong pinagsabihan ng tungkol doon. Nung high school na kami, third year ako at fourth year naman siya. Parang noon pa lang niya ako napansin. Noong sumapit ang JS prom namin, isinayaw niya ako at hindi ko yun inaasahan kaya't todok kilig ako noon. Pero sinikap kong huwag mahalata. Noon ay tinanong niya ako kung may boyfriend na ako. Sabi ko, wala. Gusto mo ligawan kita? Nakangiting tanong niya noon. Hindi ako nakasagot agad, Kuya Bono, tapos nakadama na ako ng hiya na tumingin sa gwapo niyang mukha. Uyola, sabi ko, liligawan kita. Noon ay saglit akong napasulyap sa mukha niya at saka ako sinabing, sige, ikaw ang bahala. Unang kita pa lang sa'yo. Di mo na kahit amis na akit ako. Araw-araw kitang naiisip, kasama ka hanggang sa panaginip. Bakit nga ba ang puso'y di mapigil na umibig sa'yo? Sa aming JS prom, noong mag-alas 10 na, Kuya Bono, ay nagpaalam na ako sa mga kaibigan ko. Hanggang 10 p.m. lang kasi ang paalam ko kina nanay at isa pa,
Baka inip na si Kuya Red sa paghihintay sa akin. Bago lang ang motor ni Kuya Red noon, nilabas ni nanay, hulugan. College na kasi noon si Kuya at kumukuha ng kursong criminology. Pangarap kasi nila ni tatay na maging pulis siya balang araw. Silang apat actually, si tatay, si Kuya Red, si Oyo. At ang bunso namin si Sede ay mga fans ni Fernando Po Jr. at Lito Lapid. Kapag sila na ang nakapwesto sa harap ng TV at nanonood ng DVD na action, hindi na kami makakasingit ni nanay para makamanood sana ng aming mga inaabangang teleserye. Makikinood na lang din si nanay at ako naman ay papasok na lang sa kwarto namin ni Ikay. Makikinig na lang ako ng radyo o magbabasa ng pocketbook. Alam mo ko yung Bono, proud ako sa pamilya ko. Kahit mahirap lang kami noon at wala kaming kamag-anak sa aming barangay, ay napalaki kaming maayos sa mga magulang namin. May pagmamahala at respeto sa aming pamilya. Hindi kami nag-aaway except yung bunso naming sumpungin at mahilig mang-away pero tinatawanan lang namin. Yung sumunod sa akin, si Oyo, mabait naman pero laging nasa labas kasama ang mga kaibigan niya. Puro siya laro at pag nasa bahay ay parang inip na inip. Tapos hindi siya gaano nakikibanding sa amin. Si Kuya Red naman ay napakauliran at mapagmahal na kuya kaya't kaming nakababatang kapatid niya ay iginagalang namin siya. Protective din siya sa akin at kapag may lakad ako ay hindi niya ako hinahayaang lumakad mag-isa. Sinasamahan talaga niya ako kahit saan. Sa bunso naming kapatid para siyang tatay. Napakalambing niya at ang galing niya mag-alaga ng kapatid. Sayang lang talaga Kuya Bono kasi kay aga siyang kinuha sa amin ng amang lumikha. Pinaalam ko pa noon kay Kuya Red na manliligaw sa akin si Boyong. Boyong? Yung kapatid ni Myra? Tanong ni Kuya noon. Oo Kuya, guwapo yun diba? Sabi ko pero ang sagot niya, maganda yung ate niya. Eh Kuya, okay lang ba na magpaligaw na ako? Okay lang naman kasi may tiwala naman ako sa'yo. At saka pag naging kayo ni Boyong, kaibiganin mo yung ate niya tapos ilakad mo ako. Nakangiting sabi ni Kuya. Sige Kuya, sagot ko pero mas nauna pang naging sila kesa sa amin ni Boyong. Kasi nang madalas nang dumadalaw si Boyong sa bahay ay naging close sila ni Kuya at si Boyong ang naglakad kay Kuya sa ate Myra niya. Guwapo din naman kasi si Kuya Red eh, tsaka matalino, mabait, masipag at walang bisyo. 3 weeks lang siyang nanligaw, sinagot agad siya ni ate Myra. Kaya noon ay iba ang aura ni Kuya Red. Tingin ko mas lalo siyang gumagwapo. Tingin ko mas lalo siyang gumagwapo kasi lagi siyang nakangiti. Lagi siyang masaya. Pangalawang girlfriend niya si Ate Myra. Kasi nung 4th year high school si Kuya ay nagka-girlfriend din siya pero sandali lang sila kaya parang wala lang kay Kuya nung nag-break sila. Ako naman nahihiya kasi ako kina nanay na magka-boyfriend agad kaya kahit mahal na mahal ko na si Boyong noon ay hindi ko muna siya sinagot. Ang sabi ko sa kanya, kung makakapaghintay siya, sasagutin ko siya sa dibo ko. Dibo? Pag 18 ka na? Oo. Eh 16 ka pa lang ngayon, di ba? 2 years. Ba't ang tagal naman, Yola? Eh kasi nga, hindi naman tayo dapat nagmamadali, di ba? Oo nga, pero matagal masyado yun. Tapos baka pag dumating yung araw na yun, basta din mo lang ako. Ha? Hindi ganun, Boyong. Ba't naman kita paghihintay ng sobrang tagal kung babasta din lang kita sa huli?
E ba't nga kasi ang tagal? Boy, ang mahal na kita ngayon pa lang. Alam mo naman siguro yun, di ba? Formality na lang yung maging official na tayo. Ano bang kahabol mo at gusto mo maging tayo na? E di syempre para wala nang pwedeng pumorma sa'yo. At saka pwede ko nang ipagmalaki sa mga kaibigan ko at sa lahat ng tao na girlfriend na kita. Ano? Ipagmalaki? Ako'y pagmamalaki mo? Abayo! Diyos ko, Boyong, hindi naman ako kagandahan para ipagmalaki mo. Ang maganda ka para sa akin, Yola. Kaya nga nililigawan kita eh. At magiging proud boyfriend mo ako kapag sinagot mo na ako. Ipagmamalaki kita sa mga kaibigan ko, sa lahat ng kamag-anak ko, at sa lahat ng tao sa mundo. Hala, sobra ka na, Boyong. Tama na yan. Mahal na mahal kita, Yola. Kahit nakadalawang girlfriend na ako, feeling ko iba ka sa kanila. Iba din yung tindi ng pag-ibig ko para sa'yo. Pakiramdam ko nga, naging mature ako na makilala kita at ang pamilya mo. Parang gusto ko talaga maging matinong tao para maging karapat-dapat ako sa'yo at sa pamilya mo. Nakatitig ako sa mukha ni Boyong nung sinambit niya ang mga katagang yon. At dahil doon ay lalo pa ako nagkaroon ng tiwala at mas malalim na pag-ibig para sa kanya. Yun ka na hanap ko sa tuwi na, yun kang sa akin nagpapaligaya kapag nag-iisa. Totoo yun, Kuya Bono. Malalim na ang pag-ibig namin ni Boyong para sa isa't isa noon, pero hindi pa official na kami kasi gusto ko talaga siyang sagutin sa 18th birthday ko. Nagkaroon din kami ng sumpaan sa isa't isa. Nangyari ito nung sumama kaming dalawa sa date ni na Ate Myra at Kuya Red ko sa palaisdaan na pagmamayari ng stepfather ni Boyong. Bakasyon noon, katatapos ko lang ng high school. Sa dulo ng baryo ang palaisdaan, hulo kung tawagin namin, katabi namang malawak na palayan. Nakataas ang pilapil ng mga fish pond at mayroon doong dalawang kubo. Yung malaking kubo ay nasa gitna ng isang malawak na fish pond at yung isa naman ay sa pinakadulong fish pond at ginagamit naman yon ng mga nagtatrabaho sa bukid. So nung matapos kaming kumain ng dalang pagkain ni Ate Myra, humiwalay kami ni Boyong at sa isang kubo kami nagpunta. Ang saya, no? Narinig kong sabi ni Boyong at banaag sa mga mata niya ang saya. Sana laging ganito. Sana lagi tayong magkakasama. Nginitian ko lang siya noon kasi ang totoo pareho kami ng nararamdaman. Sana hindi na tayo maghihiwalay. Narinig kong sabi niya sabay hawak sa kamay ko. Tumitig siya sa mga mata ko na parang hinukay niya ang kaibuturan ng puso ko. Tsaka na sinabing, Yola, gusto kong magsumpaan tayo na hindi na tayo maghihiwalay kahit kailan, kahit anong mangyari. Ha? Boyong, hindi pa nga tayo, di ba? Hindi na mahalaga sa akin kung kailan mo ako sasagutin, Yola. Basta gusto kong mangako ka sa akin na hindi na tayo maghihiwalay. Na hindi na ako magmamahal ng ibang babae at ganun ka din. Noon, Kuya Bono, ay nawala ang ngiti sa mga labi ko. Parang napakaseryoso ni Boyong noon. Nakita kong parang mamasa-masa ang mga mata niya. Mangako ka, Yola. Sige, Boyong. Nangangako ako. Ikaw lang mamahalin ko at hindi tayo maghihiwalay. At kahit kailan, kahit anong mangyari, tayo pa rin hanggang huli. Kasunod nun, Kuya Bono, ay kinabig niya ako tsaka niya ako mahigpit na niyakap. Napapikit na lang ako noon dahil sa napakasarap na damdaming na mayani sa puso ko habang magkayakap kami ni Boyong.
Bakit nga ba ang puso'y di mapigil na umibig sa'yo? Nag-enroll ako ng kursong BS in Secondary Education Major in Mathematics. Si Boyong naman ay second year na noon sa kursong Marine Transportation. Gusto daw kasi niyang maging seaman. Buwan ng Agosto nung mangyari yung aksidente ni na Kuya Red at Tatay. Naanyayahan si Tatay sa isang birthday sa kabilang barangay. Bandang alas 5 ng hapon, nagpasundo si Tatay kay Kuya Red. Noong pauwi na daw sila ay biglang pumatak ang ulan kaya't binilisan ni Kuya ang patakbo. Nasa baryo na daw sila at iniwasan ni Kuya ang nakaparad ng truck ni Naari sa kalsada, pero biglang may tumakbong aso mula sa bakuran ng katapat ng bahay ni Naari. Hindi yun naiwasan ni Kuya. Nasagasaan ang aso pero sumimplang si Natatay at si Kuya Red ay tumilapon sa nakaparadong truck. Dinala sila sa ospital. Malakas ang ulan noong may barangay tanod na nagsisisigaw sa harap ng bahay at siya ang nagbalita ng nangyari sa tatay at kuya ko. Lubhang nataranta si nanay noon. Nerbiyos na may kasamang luha ang nakita ko sa kanya. Mga gasgas lang ang inabot ni tatay pero si Kuya Red malala. Dalawang araw siyang walang malay at kinailangang putulin ang isa niyang binti. Madalas ay kaming tatlo ni na Ate Myra, Boyong at ako ang magkakasamang nagbabantay kay Kuya Red sa ospital. Nung lumabas si Kuya Red sa ospital ay naka-wheelchair siya. Naawa ako kay Kuya Red noon dahil wala siyang kangiti-ngiti nung dumating ng bahay. Yung dati kong makisig at malakas na kuya noon ay parang lantang gulay sa kanyang wheelchair. Hindi ko napigilan ang mapaluha noon, Kuya Bono, dahil sa matinding awa sa kapatid ko. Kaya lang nung dalawang araw nang nasa bahay si Kuya ay napansin kong nagbago ang ugali niya. Naging masungit siya at palasigaw. Inunawa ko na lang siya noon, Kuya Bono, dahil sa kalagayan niya. Isang gabi patulog na ako nung sinigaw niya ang pangalan ko kaya't mabilis akong nagtungo sa kwarto nila. Tubig, pasigaw na sabi niya sa akin nung makita niya ako sa pinto ng silid nila ni Oyo. Mabilis akong nagtungo ng kusina at kumuha nga ng tubig pero pagbalik ko kay Kuya, hilam ng luha ang mga mata niya. Kaya ang sabi ko, Kuya, okay ka lang? Huwag kang tanga, Yola. Nakita mong naputulan ako ng isang paa, tatanungin mo kung okay lang ako. Sorry, Kuya. Eh, may iutos ka pa ba? Wala na. Sige. Sabi ko, tsaka ako humakbang pata. Tsaka ako humakbang palabas ng silid nila nang muli niya akong tawagin. Kaya bumalik ako. Nakatitig siya sa akin. Sorry, Yola. Narinig kong sabi niya. Okay lang yun, Kuya. Naiintindihan ko ang kalagayan mo. Sabi ko, pero lalo siyang umiyak. Wala na kami ni Myra. Narinig kong sabi niya habang lumuluha. Yung iyak na ayaw niyang may makarinig. Kailan pa kayo nag-break? Kahapon pa. Yola, mas masakit yun kaysa maaksidente. Itong nangyari sa akin na to, matatanggap ko pa. Pero yung mawala yung babaeng sobrang mahal na mahal ko.
parang hindi ko kaya. Mas lalo akong naaawa sa sarili ko ngayon. Mas nararamdaman ko ngayon na wala akong silbi. Huwag mong sabihin yan, Kuya. Mahal ka namin at nandito kami para sa'yo. Alam ko naman yan, kaya lang... Tumigil si Kuya sa pagsasalita. Huminga siya ng malalim at saka tumingin sa kawalan, then tumingin sa akin. Tapos, pinilit niyang ngumiti. Ngumiti din ako tsaka ako yumakap sa kanya. Nung ilayo ko ang katawan ko sa kanya ay hinawakan niya ang kamay ko at ang sabi niya, Yola, sa nangyari sa akin baka hindi ko na matupad yung pangarap ko para sa pamilya natin. Yung maiahon si nanay at tatay sa hirap, yung matulungan ng mga nakababata nating kapatid. Kaya nasa iyo na yung pag-asa, Yola. Kaya sana magtapos ka ng pag-aaral. Pagbutihin mo para kung pwede, ikaw na lang tumumpad sa pangarap ko para sa pamilya natin. Oo, Kuya. Pinagbubuti ka naman ng pag-aaral ko eh. Dean's Lister nga ulit ako eh. Mabuti kung ganun. Mahal na mahal kita, Yola. Tandaan mo yan, ha? Mahal na mahal din kita, Kuya. Hayaan mo, kasama ka sa mga pangarap ko. Ako ang mag-aalaga sa'yo kapag hindi ka nakapag-asawa. Dentor, walang may gusto sa nangyari sa anak mo. Lahat tayo nalulungkot sa pagkawala niya. Ganito ang sabad ni Kapitan pero binalingan siya ni Tatay. Isa ka pa, Kapitan. Ikaw ang pangulo namin dito. Sana inutos mo sa lahat na bawal ang aso na hindi nakatali. Hindi lang kami ang naaksidente dahil sa aso sa kalsada. Madami na. Itong kalsada nito, parkingan ba to ng truck? Porke ba mayaman yung may-ari ng truck, hinahayaan nyo na lang na gawin nilang paradahan itong kalsada?
Gawin mo naman ang tungkulin mo dito bilang kapitan. Eh, hindi namin gusto ang nangyari. Ganito ang mapagkumbabang sagot ni Aling Girlie. Salamat sa pakikiramay niyo, pero hindi ako magpapaka-plastic, Girlie. Masama ang loob ko sa anak mo. Mukha kasing nagmana siya sa pagkatao mo. Rosa, huwag ka naman sana magalit kay Myra. Bakit hindi, Girlie? Mataas na noon ang boses ni Nanay Kuya Bono. Sila na noon ang pinapanood ng mga tao. Mali ba ako, Girlie, ha? Hindi ba't mana sa'yo yung anak mo? Naputulan lang ng binti itong anak ko. Iniwan niya na, brinake niya na. Gaya mo, Girlie, di ba? Hindi ka lang mabigyan ni Celso na marangyang buhay. Iniwan mo rin siya, di ba? At ipinagpalit mo siya sa may-ari ng palaisdaan sa hulo para gumanda ang buhay mo? Peke kayo magmahal! Hindi totoo yun, Rosa. Hindi mo alam mga sinasabi mo. Bakit, Girlie? Tingnan mo ako. Yan yung asawa ko. Anong tawag nyo sa kanya noon? Mongoloid. Abno. Retarded. Pero totoong mahal ko yan, kaya pinakasalan ko. Kahit pinagtawanan nyo akong lahat noon, dahil totoo yung pag-iibigan namin. Totoo yung pagmamahal ko sa kanya. Hindi kagaya nyo mag-ina na peke kong magmahal. Peke! Kaya umalis kayo dito dahil galit ako sa mga pekeng kagaya nyo. Makaraan ng ilang oras mula nung hiyang-hiyang umalis si Napoyong ay nag-text siya sa akin. Ang sabi niya, "Sorry Yola ha." Ganito ang text ni Boyong. Pumasok ako sa kwarto noon dahil gusto ko siyang makausap sa call at hindi sa text. Sinagot naman niya agad ang tawag ko. "Nasaan ka na?" tanong ko. "Dito lang kinamaki. Iinom daw kami." Si Maki, Kuya Bono ay pinsan at kapitbahay niya. "Sorry sa nangyari kanina. Sana maunawaan mo yung nanay ko." "Oo, naunawaan ko siya." "Ganun talaga, Yola. Mga anak lang tayo eh. Wala tayong magagawa sa mga gusto ng magulang natin." "Oo nga eh, pero sorry talaga. Nakakahiya yung nangyari." "Hayaan mo na yun. Nangyari na eh." "Sana, Boyong, hindi maapektuhan yung relasyon natin dahil sa mga nangyayari." "Relasyon? Bakit may relasyon ba tayo?" "Diba, hindi mo pa naman ako sinasagot." Natameme ako sa sinabing yun ni Boyong. "Ay, makapaglasing na lang. Yung hanggang tumumba. Yung wala kang maiisip na problema." "Ano ba kasing problema mo?" "Si mama." "Bakit mo pinoproblema ang mama mo?"
Wala. Kalimutan mo na yon. Sabihin mo, Boyong. Huwag na. Hindi ito yung tamang oras kasi nagluluksa pa kayo sa pagkawala ni Kuya Red. Ano nga yun? Sabihin mo na. Wala nga eh. Sige, babay na. Iinom na kami. Yun lang at tinapos niya na ang tawag. Kaya lang makaraan ng isang oras siguro ay muling nagring ang phone ko at si Boyong ang tumatawag. Muli akong pumasok sa silid at tinanggap ko ang tawag niya. Hello, Boyong. Yola. Gusto ko nang malaman mo na mahal kita. Alam ko yan at mahal na mahal din kita. Sorry pero kailangan muna nating mag-iwasan. Natigilan ako sa sinabi niyo ni Boyong, Kuya Bono. Sana maunawaan mo. Utos sa akin yan ni Mama. At anak lang ako at hindi ko pwedeng sumayin yung magulang ko. Pero kahit iwasan muna kita, hindi ibig sabihin nun na hindi na kita mahal. Dahil ang totoo, mahal na mahal kita, Yola. Boyong, di ba may pangako ka? Di ba may sumpaan tayo na hindi tayo maghihiwalay? Oo. Oo, hindi ko nakakalimutan yun. Pero anong gusto mong gawin ko? Suwayin ko yung mama ko? Sige. Gets ko na. Pero Boyong, anong mangyayari ha? Hanggang kailan tayo mag-iiwasan? Habang nag-iiwasan tayo, manliligaw ko sa iba. Magmamahal ka ng iba? Hindi, Yola. Sabihin mo na ngayon palang, Boyong, para hindi ako umasa. Huwag kang mangako kung hindi mo kayang panindigan. Yola, hindi ako magmamahal ng iba. Ikaw lang mamahalin ko habang buhay. Okay, pero hanggang kailan ka iiwas sa akin? Kung ang dahilan mo ay utos yun ng mama mo at magagalit siya sa'yo kapag sinuway mo siya, gaano katagal yun, Boyong? Kasing tagal ba ng panahong buhay pa ang mama mo? Hindi. Kapag kaya ko nang sumuway, hindi pa ngayon dahil pinag-aaral pa niya ako. Sige, desisyon mo yan. Ikaw ang bahala. Mahal na mahal kita, Yola. Ewan ko, Boyong. Nagugulahan ako. Sige na, babay na. Ako ang tumapos sa tawag na yun, Kuya Bono, dahil kay bigat ng loob ko noon. Mahal na mahal ko din si Boyong at disappointed ako kasi akala ko hindi kami maaapektuhan ng mga nangyayari. Kaso mali ako. Hindi pala niya ako kayang ipaglaban. Ganun pala siya kahina. Di ko na iwasang maiyak nung matapos kami mag-usap ni Boyong, Kuya Bono. Nawala na rin siya sa akin, wala na rin si Kuya. Wala na akong maiyakan. Wala na akong mapagkwentuhan ng mga sentimiento ko sa buhay. Feeling ko noon, Kuya Bono, ay parang nag-iisa na ako. Miss na miss ko si Kuya Red. Kung buhay sana siya, alam ko hindi niya ako hahayaang malungkot. Gagawa yun ng paraan. Kaya lang bakit ganun? Bakit halos sabay pang nawala ang dalawang matatag na lalaki sa buhay ko? Nasa ganong ayos ako, Kuya Bono, nung biglang bumukas ang pinto ng kwarto namin. Si Oyo ang pumasok at nakita niya akong umiiyak. Ay, sorry. Narinig kong sabi niya pero hindi siya umalis sa harap ko. 14 na si Oyo noon pero walang-wala siya sa ugali ni Kuya Red. Puro siya laro, hindi gaya ni Kuya Red na bata pa lang ay tumutulong na kay tatay. Kakain na daw ate. Mamaya ay sabi ni Oyo tapos humakbang na palabas ng pinto pero tinawag ko siya. Bakit? Halika nga dito. Sabi ko, lumapit naman siya. Bakit ba? Yakapin mo nga ako. Kunwari ikaw si Kuya. Umiiyak pa rin sabi ko. Hindi kami ganun kadikit ni Oyo pero niyakap niya ako, Kuya Bono, at kay Higpit. Huwag ka nang umiyak. Malulungkot lang si Kuya pag nakita kang ganyan ka.
narinig kong sabi pa niya. Noon ay kumalas siya sa pagkakayakap sa akin. Hindi lang naman si Kuya ang iniiyakan ko eh. Eh ano pa, may masakit ba sa'yo? Meron eh. Puso ko. Bakit? Si Boyong kasi. Sabi niya mag-iiwasan na raw kami. Eh di hiyaan mo lang. Saka bakit mag-aasawa ka na pa? Di ba tutulungan mo pa si nanay? Di ba ikaw yung tutupad sa pangarap ni Kuya Red para sa pamilya natin? Nagtaka ako noon, Kuya Bono, kung bakit alam ni Oyo ang mga bagay na yon. Kaya tinanong ko siya, ba't alam mo yung mga yan? Narinig ko kayo nag-uusap ni Kuya noong gabi bago siya mamatay. Hindi pa ako tulog noon kaya narinig ko kayo. Sana tuparin mo yun, ate, yung pangako mo kay Kuya. Oo, tutuparin ko yun, Oyo, pero pwede makiusap. Ano ba yun? Kahit konti lang sana, Oyo, maging parang si Kuya ka. Masipag, mabait, malambing. Sige, susubukan ko. Susubukan lang? Gawin mo. Oo, sige na, gagawin ko. Halika na din sa kusina, kakain na daw. Sabi niya, tsaka niya ako hinila. Kahit papano naging masaya ako ng Kuya Bono kasi kahit hindi kami ganun ka-close dati ni Oyo ay nagkaroon kami ng ganung moment. And yes, tama siya. Kailangan kong tuparin ang pangako ko kay Kuya Red. At kahit masakit, sige, makikipag-iwasan na ako kay Boyong. Magpo-focus na lang ako sa pag-aaral ko para matupad ko yung pangako ko sa kuya ko. May mga nabalitaan ako kay Boyong. Madalas daw sa inuman at madalas ding may mga kainuman silang mga babae na taga-ibang lugar at inaakbayan daw ni Boyong yung isang babae noon. Si Blessy ang katext ko noon at siyang nagkwento ng tungkol sa bagay na yon. Malapit lang kasi ang bahay ni na Blessy sa bahay ni na Maki na pinsan ni Boyong kung saan laging nagaganap ang inuman. Nasaktan ako sa balitang yun ni Blessy pero pinalagpas ko na lang. Lagi ko na lang iniisip ang Kuya Red ko para tumatag ako at tumapang. Yung mga pasakit na ganun, sakit na dulot ng selos o panghihinayang kay Boyong, wala yon sa sakit ng pagkawala ng kuya ko kaya kinaya ko. Nagpakatatag ako. Si Aris ay napapadalas sa bahay noon. Madalas tumadaan lang, kwentuhan sila saglit ni nanay tapos kakaway sa akin kapag nakita niya ako. Si Aris ay anak ng may-ari ng truck kung saan bumalandra si Kuya Red noong maaksidente sila. Sinagot lahat ng pamilya ni Res ang gastos sa burol, pati kabaong, pati ang libing o lote sa sementeryo, sila lahat. Mayaman kasi sila pero nasa abroad ang daddy ni Aris at siya ang katulong ng mami niya sa business nilang trucking. Nagbabiyahe sila ng mga gulay at pagbalik nila merong ibang items silang sakay. Si Boyong ang kabatch ni Aris pero hindi sila close. Matino kasi si Aris, walang bisyo, hindi rin sumasali sa liga ng basketball kapag piyesta kasi lagi siyang nasa office ng mami niya na nasa compound lang din nila. Noong magtagal ay naging close na din kami ni Aris, Kuya Bono, kung minsan feeling ko, sinasadya niyang dumaan sa harap ng school kapag uwian. Tapos makikita niya akong nag-aabang kunwari din, isasabay niya na ako pa uwi. Nakakaramdam na ako noon na may balak si Aris pero nahihiya lang siguro kasi hindi siya gwapo. Maitim pa. Dumaan ang maraming araw, Kuya Bono, noong 18th birthday ko ay may pera si nanay at gusto niya akong magdibo. Yung malaking handaan ganun, yung may 18 roses, yung may 18 roses and all that. Kaya nang tumanggi ako, sabi ko itabi niya na lang yung pera. Hindi ko kailangan ng ganun, so naghanda na lang kami ng pinagsalo-saluhan namin.
Tapos dumating si Aris at may dalang napakalaking cake na halos hindi magkasya ang kahon sa pintuan namin. And then, kinagabihan may nag-text sa akin. Bagong number. Happy birthday. Ganito yung message. Thank you. Sino ka? Reply ko. Ako yung lalaking sana ay may official girlfriend na ngayong araw na to. Napagtanto ko si Boyong yon. Nireplyan ko siya ng ganito. Bakit yung mga nakakasama mong babae sa inuman, wala bang official girlfriend dun? Wala. Wala akong girlfriend. Mga tropa lang namin yon. Hindi pa rin nagbabago yung pagtingin at damdamin ko para sa'yo, Yola. Kahit alam kong may aris ka na. Kumakapit pa rin ako sa sumpaan natin. Umaasa pa rin ako na bandang huli, tayo pa rin magkakatuluyan. Natouch ako sa text na yun ni Boyong Kuya Bono, pero may pagdududa sa isip ko. Gano lang ba naman kadali magsinungaling sa text, di ba? At saka may mga kwento nga kasi sa akin si Blessy na kapitbahay ni Maki at na siyang nakakita ng mga nangyayari kapag nagiinuman sila. Nireplyan ko pa rin siya. Wala kaming relasyon ni Aris, Boyong. Kaibigan ko lang siya. Sana nga. Ganito ang reply niya. Hindi ko na nireplyan. Hindi na rin siya nag-text ulit. Pero bumabalik-balik sa isipan ko yung sinabi niya sa text. Parang gusto kong maniwala na parang hindi. Nainis tuloy ako noon kasi nasanay na akong wala kaming communication ni Boyong at naka-focus na lang talaga ako sa pag-aaral ko tapos bigla pa rin nagparamdam. Gayunpaman, iniisip ko na lang ulit si Kuya and I decided na ibalik na lang ang attention ko sa mga homeworks ko nung gabing yon. Then, nung taon na yun din, di ko na maalala kung anong buwan, isang gabi noon, pasado alas 9 na, dumating si Ella sa bahay. Hindi ko kaklose si Ella, Kuya Bono. Si Boyong ang kaklose niya. Kaya nagtaka ako kung bakit nasa bahay siya. Ang sabi niya, kung pwede daw akong sumama sa kanya, utos daw ni Boyong. Bakit daw? Gusto ko lang daw niya makausap. Aalis na kasi sila dito sa atin. Bigla akong nalungkot sa narinig kong yun kay Ella. Bakit sila aalis? Di ba naghiwalay sina Aling Girlie at Mang Doming? Tapos si Aling Girlie may bagong asawa, taga Pangasinan. Kaya aalis na sila dito at doon na sila titira. Pero gusto ka daw kausapin ni Boyong bago sila umalis. Noon, Kuya Bono, ay may bago na akong SIM card na gamit. Kaya siguro hindi na ako natetext ni Boyong. Ella, tataka kasi ang nanay ko kapag umalis ako ng ganitong oras. Pakisabi na lang kay Boyong na hindi ako pwede. Ganun ba? Sayang naman. Aalis na sila mamayang madaling araw. Okay lang yun, Ella. Magkikita pa rin naman siguro kami. Basta pakisabi na lang na mag-iingat siya lagi at mag-aral siyang mabuti. Thank you.
Dumaan ang maraming araw, buwan at taon. Nagtapos ako ng college, Kuya Bono, at kaagad ding nag-review for let. Then nag-take ako at pinalad namang pumasa agad. Nagpa-line up ako sa CHED pero una pa lang ay alam kong malabo na kaya nag-apply ako sa private school sa bayan. Mababa ang sweldo, Kuya Bono, pero okay lang. Kukuha na lang ako ng experience plus nag-enroll din ako ng masteral kasi tuwing Sabado at Linggo lang naman ang klase. May tatlong nanligaw sa akin nung teacher na ako sa private school. Isa na doon ang co-teacher kong si Michael. 32 years old na siya noon at halata namang bisexual siya. May chismis pa nga na may boyfriend daw siyang estudyante. Tinawanan ko lang ang panligaw niya pero hindi ko akalaing totohanin niya. Binasted ko kaagad in a very nice way naman. Then si Philip na nagsusupply ng tubig sa mga office sa school. Sa kanya yung water refilling station na yon pero kapag sa school sila magdi-deliver ng tubig, lagi siyang sumasama sa delivery boy para masilayan daw ako. Binasted ko rin siya in a nice way. Ang pangatlo ay si Marlon na teller sa rural bank sa bayan. Nakilala ko siya nung mag-open si nanay ng savings account niya para daw maingatan talaga niya yung hawak niyang pera. Hindi naman yun kalakihan, Kuya Bono, pero kahit pa paano kasi ay nakakaipon si mama tuwing anihan at sa mga napagbebentahan niya ng native na manok. Si Marlon, yung teller, ay guwapo naman at may kotse at siya niyang sinakyan nung bigla siyang dumalaw sa amin at nasa bahay pa noon si Aris. May dalang bulaklak si Marlon kaya very logical na para kay Aris na dumating si Marlon noon para manligaw. Kinagabihan noon ay dumating si Aris at naamoy kong amoy alak siya. Uminom ka? Tanong ko. Konte, kalahating bote, pero nahilo agad ako eh. Ba't ka kasi umiinom, hindi ka naman sanay? Eh, pampalakas lang sana ng loob kasi may ano. Ang lalim ng hinugot niyang hininga bago siya magsalita, Kuya Bono. Yola, mahigit 2 taon ko na itong kinikim-kim eh. Ah, gusto kita. Mahal kita. Natawa ako sa itsura ni Aris noon, Kuya Bono. Yung mukha kasi niya ay parang yung lilitisin sa husgado. Ba't ka natawa? Ikaw kasi, napakarubdob mo namang masyado. Eh, seryoso ako, Yola. Mahal talaga kita noon pa. Alam ko yan. Matagal na. Kaya lang, Aris, may pangako ako kay Kuya eh. May obligasyon pa ako sa pamilya. Ganun ba? Eh, Yola, natatakot kasi ako baka maunahan ako ng iba eh. Kaya eto, after 2 years, naglakas loob akong magsabi sa'yo ng nararamdaman ko. Wala akong sasagutin sa ngayon, Aris. Magtatrabaho muna ako. Wala pa sa isip ko ang magka-boyfriend, okay? Okay. Naiintindihan ko. Pasensya ka na. Nakatawa pa rin ako noon, Kuya Bono, kahit napakaseryoso talaga ni Aris. Feeling ko noon ang ganda-ganda ko kahit hindi naman. Nambasted kasi ako ng 3 tapos may naghihintay pang isa, si Aris. Then, naisip ko rin si Boyong. At ang tanong sa isip ko noon ay, naghihintay pa rin kaya siya? Paminsan-minsan naaalala pa rin kita. Noong 4 na taon na ako sa private school, Kuya Bono, ay nagkasakit si tatay. Diabetes kaagad ang diagnosis ng doktor. Napabayaan daw kasi. Tinanong ko si nanay noon kung hindi man lang siya nakapansin ng mga sintomas ni tatay na meron pala siyang diabetes. Eh, ihi ng ihi kasi nga inom naman ang inom ng tubig kaya akala ko normal lang. Kaya lang maalala ko yung sugat niya sa paa, hindi gumagaling, sabi ni nanay noon. Huwag niyo na siyang palusungin sa bukid.
ipasakan nyo na lang yung bukid niya. Eh, paano yan, anak? Dalawa na yung college natin. Si Oyo, fourth year na. Isang taon pa siya mag-aaral, tapos si Ikay, second year pa lang. Ako nang bahala, Nay. Hahanap na lang ako ng ibang trabaho. Mag-a-abroad na lang ako, kahit anong trabaho sa abroad, kahit DH, papasukin ko. Sabi ko noon kay Nanay, out of desperation, Kuya Bono, kasi 4 years na ako sa private school, pero napakababa rin talaga ng sweldo. Wala pang 12,000 kahit may masteral na ako. So nag-search ako sa internet, Kuya Bono. Gumawa ako ng account sa workabroad.ph. May nakita ako, domestic worker sa Cyprus. Inapplyan ko kaagad. May CP number din ako nakita sa agency na yon. Tinawagan ko at nagtanong-tanong ng mga requirements. Lalaki yung nakausap ko sa telepono at mabait siya. Hanggang sa natanong niya kung anong natapos ko. Sinabi kong licensed teacher ako, may masteral. Then sabi niya i-refer na lang daw niya ako sa dati niyang agency na nagpapaalis ng mga teachers papunta dito sa US. Nung mabanggit niya sa akin ang mga expenses kung magkano, nawalan agad ako ng pag-asa. 8,000 to 15,000 US dollars. Agad nag-compute ang utak ko noon. Sabi ko, di ko kaya yon. Mahigit kalahating million kasi. Pero sabi niya, may mga banko daw na nagpapaloan kung sure na akong aalis at may visa na para sa akin. So pumayag na lang akong i-refer niya ako sa dati daw niyang agency. Pero nag-apply pa rin ako sa ibang agency. Napakadami. After 8 days, tumawag yung isang agency na inapplyan ko papuntang Hong Kong. Sabi, luluwas daw ako kinabukasan para sa interview. Agad akong nag-file ng leave noon sa school. Kaya lang alas 12 ng madaling araw ay nagri-ring ang cellphone ko. Foreign number ang nakita ko. Inisip ko na baka yung employer ko sa Hong Kong yung tumatawag, pero nung magsalita, narinig ko ang boses ng lalaking English. Sa accent niya ay halatang Amerikano siya. Nagpakilala siya. Sinabi niya ang pangalan niya at siya daw ay principal superintendent ng isang district high school sa Montana, USA. Tinanong niya kung may Skype ako. Sinabi kong meron pero wala akong load. Sabi ko kung pwede bigyan niya ako ng 15 minutes. Magpapaload lang ako, sabi ko. Pumayag naman siya pero sa amin kapag ganong oras wala nang pagloadan. Pero naisip ko si Aris na noon na nasa Manila. Nakiusap ako kay Aris na paloadan niya ako. Ang bilis dumating ng load, Kuya Bono, dahil sa 7-11 daw siya naroon noon. Then yon, nangyari ngayong biglang Skype interview. Nag-alok ng tulong si Aris noon. Kahit siya na daw ang bahala sa lahat ng expenses ko pagpunta dito sa US, kaya lang hindi pumayag si Nanay. Ayaw daw niyang may tatanawin akong utang na loob kay Aris, kaya ang ginawa ni Nanay ay binenta niya ang kalahati ng 1 hektaryang bukid ni Tatay. Yung kalahating matitira, doon na lang daw nila kukunin yung pangbigas nila. Kulang pa rin, Kuya Bono, kaya't nag-apply pa rin ako ng loan sa banko sa tulong ng manager ng agency. Pero hindi buo yung niloan ko. After 2 months, dumating ang visa ko. J1 visa yon na hanggang 3 years lang. Na hanggang 3 years lang ang validity, pero pwedeng mag-renew ng another 2 years. Kaya pwedeng hanggang 5 years. Then uuwi na ng Pilipinas. June 2014, ako dumating dito sa Montana, Kuya Bono. Una sa Whitefish. Isang maliit na syudad yon. Akala ko naglalakihang buildings ang matadatnan ko, pero hindi pala. Para lang itong maliit na bayan na napapalibutan ng mga bundok at ang sentro nila ay maliliit at iilan lang ang buildings. Pero napakaganda ng Whitefish, Kuya Bono. Napakalinis. Unang araw ng klase kung saan na-assign akong magturo ng math subject sa mga grades 9 hanggang 12. Unang klase ko noon ang grade 12. 8:15 ng umaga.
kailangan kong i-meet ko sa pinto ng classroom ang bawat estudyante at magpapakilala ko isa-isa sa kanila. Kakamayan ko din sila as instructed by the principal. Literal akong nanliit noon, Kuya Bono, dahil ang tatangkad nila, mapababae o lalaki. Saktong 5 feet lang kasi ang height ko. So ganun nga ang ginawa ko, Kuya Bono. Isa-isa ko silang binati at nagpakilala ko, pero marami sa kanila ang ayaw makipagkamay at basta na lang papasok ng classroom. In short, may mga bastos. Well, inasahan ko naman na yun kasi nasabi na sa akin yun ng mga nakilala kong teachers sa agency pa lang sa Pilipinas. Yung mga gustong bumalik matapos ng expiry ng J-1 visa nila. Sa kanila ako nakinig ng mga kwento noon. Kaya lang marami ding estudyante ang mababait, in all fairness. Gaya ni David, na noong siya na ang kakamayan ko ay napatitig siya sa mukha ko, sabay sambit ang, "Filipino?" "Yes," sagot ko. Tapos tinapik niya yung dingding sa tabi ng pinto, tsaka niya ako niyakap. Parang yung ginagawa ng mga preschool at elementary dito. Pipili sila kung high five, shake hands o yakap. At dahil niyakap ako ni David noon, ay hindi ko maiwasang maamoy siya. Hindi siya mabango. Tapos hindi rin maayos ang damit niya. Noon pa lang ay naisip kong siguro walang nag-aalaga sa kanya. Mahirap kung sa mahirap ang magturo dito, Kuya Bono. Ibang-iba dito. Diyan sa atin, kapag nakasalubong ka ng estudyante, babatiin ka ang ngingitian. May respeto at paggalang sila sa mga teacher. Dito hindi. Dudugo ang puso mo dito dahil pagtitripan ka ng mga estudyante mo. Hindi mabilang ang pag-iyak ko dahil sa mga gawain at ugali ng mga estudyante ko, pero okay lang dahil napakalaki naman ang sweldo. At saka, may nagmamalasakit naman sa akin noon sa grade 12. Si David. Madalas sinasabayan niya ako pag uwian hanggang sa harap ng bahay ng host ko. Hanggang sa may kwento sa akin ni David si Mrs. Cynthia Cruz, na science teacher daw niya noong grade 5 siya. Filipino din daw si Mrs. Cruz, at ang sabi ni David ay, "She was like a mother to me. She loved me like her true son." Noong sumapit ang buwan ng November, Thanksgiving Day, ay inaya ko ni David sa bahay ni Ma'am Cynthia sa Idaho. Isang state na katabi lang ng Montana, pero ang tagal din ng biyahe. Nakatulog pa ako nung sa bus at pagising ko, nakaunan na pala ako kay David. Nakapag-asawa ng Amerikano si Ma'am Cynthia at may dalawa na silang anak. Doon kami nakitulog noon sa bahay nila. Noon ko nalaman ang kwento ni David. Nakakulong pa lang, nanay niya at ang tatay niya ay alcoholic, kaya wala talaga nag-aalaga sa kanya. Ang mga bagay na ito ay hindi na ikwento sa akin ni David noon. At totoo pa lang, nagmisto lang nanay ni David si Mount Cynthia noon. At iyon ang dahilan kung bakit napakalapit ni David sa mga Pilipino. Ang sabi pa nga niya, "The best human beings in the world are Filipinos." Buwan ng June, nag-graduate si David ng high school, pero 19 na siya noon. Napasok siya sa Garden Center dito sa Billings, Montana. Isang malaking syudad ito na 7 oras ang layo mula sa Whitefish. Di na kami madalas magkita noon, pero lagi kaming nagtatawagan kasi nasa Whitefish pa ako noon at nagtuturo. Gustong gusto ni David na pinaalalahanan mo siya, tapos gagawin din niya yun sa'yo. Once a month lang siya dumadalaw sa akin noon sa Whitefish. Kasi wala na rin daw ang tatay niya noon sa Whitefish. Lumipat daw ito sa Oregon.
Ang dami niyang pasalubong sa akin kapag dumarating siya, pero pinagsasabihin ko siya na huwag siyang magastos at dapat siyang mag-ipon kasi nag-iisa na sa buhay. Pero ang sabi niya, "I'm not alone. You're with me, right?" "Oh, yes, of course." Sagot ko na lang. Habang tumatagal noon, Kuya Bono, ay nagiging kahawig ni David yung 90s child actor na si Jonathan Taylor Thomas. Lalo na nung nagpahaba din siya ng buhok. At saka, lagi na siyang mabango noon. Hindi gaya nung una ko siyang ma-meet noong grade 12 siya. Well, pangit man, Kuya Bono, na mahulog ako kay David. Kasi 7 years ang tanda ko sa kanya, pero yun ang nangyari. Nahulog ang loob ko sa kanya dahil sa kabaitan niya, dahil sa lagi ko siyang kausap, dahil ramdam kong kailangan namin ng isa't isa. Kasi nga ako man, wala akong kaibigan. At siya'y laging nandyan para sa akin, laging nagme-message. Pero ang bagay na ito ay hindi niya nalaman. At nagawa ko ding patayin agad ang maling damdaming yon para kay David. Noong biglang may nag-chat sa akin sa Facebook, nakita ko ang request message niya. Ibig sabihin, hindi ko siya friend sa Facebook. Inopen ko ang request message na yon. At nalaman ko kung sino ang nag-send. Si Boyong. Iyon ka, iyon ka na hanap ko sa tuwi na, iyon kang sa akin nagpapaligaya kapag nag-iisa. Iyon ka na kay saya lalo at kasama, nalilimutan ang problema kapag kapiling ka. So nabasa ko ang message ni Boyong. Nangungusta lang siya at nalaman ko na isa na siyang seaman. Then nung search ko ang pangalan ni Boyong sa Facebook, tatlong account niya ang nakita ko. Pinanood ko lahat ng mga pictures sa tatlong account na yon. Yung isang account niya, may friend request sa akin. Kinonfirm ko, yun yung latest account niya, yung pinakabago. Then mula noon, nagkaroon ulit kami ng communication ni Boyong, Kuya Bono. Seaman na siya noon sa isang cargo ship. Pwede na daw naming ituloy ang relationship namin. Sagutin ko na daw siya. Mahal ko pa siya, Kuya Bono, at isa pa, may sumpaan nga kami. Kaya kahit hindi ako sigurado at nalilito ako, pero nahihiya ako sapagkat napakatagal na nung pinangakuan ko siyang sasagutin siya, ay sinagot ko siya. Pero promise, hindi ako sure sa ginawa kong yon. At pag-uwi ko daw ay magpapakasal kami. Hanggang sa noong 2019 ay nag-expire na yung visa ko at kailangan ko nang umuwi. Isang buwan bago mag-expire ang visa ko, dumating si David sa Whitefish. "Do you really want to go home?" tanong niya. "Of course. I miss my family so bad and besides my visa is about to expire. You can stay here forever if you want, Yolanda." "How?" tanong ko. "Marry me and get a green card." Napatitig ako sa mukha ni David noon. Puno ng balbas ang ibabang bahagi ng mukha niya noon. "Are you serious, David?" "I am." "You really want me to be your wife?" "Yes, I sure do." "You love me?" "Yes. The very first time I met you when I was in 12th grade." "Why you didn't tell me?" "I was afraid. You might think that I'm taking advantage of you. And I was thinking that you like me only as a friend." Noon, Kuya Bono, ay biglang pumasok sa isipan ko si Boyong. Umaasa din kasi siyang makakasal kami pag uwi ko. Mahal ko rin si David at nalaman ko ngang mahal niya ako. At syempre, gusto kong tumira sana dito, lalo na't nakagawa na rin ako ng magandang pangalan sa school at ginagalang na rin ako ng mga estudyante, and most of them ay mga kaibigan ko na.
So naging magulo ang isipan ko noon, Kuya Bono. Feeling ko na naman noon ay maganda ako. Kahit hindi naman. Dalawang lalaki kasi ang nag-aalok na makasal sa akin. So nag-desisyon ako. I have to. Kung uuwi ako, magpapakasal ako kay Boyong. Kung hindi naman, ay mananatili ako dito at si David ang pakakasalan ko. At pwede na akong tumira dito hanggang gusto ko. At ang nangyari ay, umuwi ako, Kuya Bono, dyan sa Pilipinas. Umuwi ako dyan. Umuwi lang ako kasi sabik na ako sa pamilya ko. Bago na ang bahay namin noon, Kuya Bono, at malaki. Nakabili pa ng 3 hektaryang bukid si tatay pero lahat yun ay pinasasaka lamang niya sa iba. Investment lang. Malaki din ang bahay na naipatayo ni Boyong, Kuya Bono, at malapit lang ito sa amin. Talagang asensado na rin siya. Hindi mo na siya sumampa ulit ng barko dahil inantay daw niya ang pag-uwi ko. Umuwi ako dyan noong 2019 pero hindi para makasal kay Boyong. Umuwi ako dyan noong 2019 at kasama ko si David. Si David na ngayon ay asawa ko na. Sayang si Boyong, di ba? Sayang. Sayang yung love story namin. Sayang yung sumpaan namin. Pero bago kayo may inis sa akin, ay may ikukwento lang ako sa inyo. Natatandaan niyo ba yung araw na ikinonfirm ko si Boyong sa kanyang friend request sa akin sa Facebook? Napansin ko na bagong-bago lang yung isang account na pinang-add niya sa akin. 78 pa lang ang friends niya at dadalawa ang post. At na-search ko na may dalawa pa siyang lumang Facebook account. At yung dalawang account na yon ay in-stalk ko din. At nakita ko ang mga pictures niya at sa mga pictures na yon ay lagi siyang may kasamang babae. Kaakbay niya, kayakap, sa iba't ibang lugar. Meron silang pictures sa Baguio, panagbenga season. Meron silang pictures sa Tagaytay, sa Bohol, sa Palawan. Nabasa ko din ang mga comments at captions. Nakapag-celebrate sila ng 14th Mansary. Nabasa ko yun sa mga comments sa ilalim ng picture nila ng babae. Then, in-stalk ko rin yung FB account ng babae. Kathy May ang pangalan. At sa bandang dulo ng mga pictures sa gallery ni Kathy May ay nakita ko din ang mga litratong nakita ko sa lumang Facebook account ni David. Nag-message request ako kay Kathy May. Tinanggap niya. Tinanong ko siya kung sila pa rin ni David at ang sagot niya sa akin, "That asshole, kilala mo ba siya?" "Yes, we grew up together in the same place. Are you still together?" Tanong ko noon. Ang reply niya, "Hindi na." "Bakit kayo nag-break?" "Third party, meron siyang ibang babae." "Kilala mo ba yung babae?" Tanong ko. "Hindi eh. Basta sabi niya, dati daw niyang girlfriend yon at nagkabalikan sila. At itigil na raw namin yung relasyon namin kasi ang babaeng yun daw ang gusto niyang pakasalan." "Kailan kayo nag-break?" "Last month lang." "Okay ka na? I mean, naka-move on ka na ba?" "Hindi pa. At hindi ko alam kung kaya kong mag-move on kasi dinadala ko sa tiyan ko ang bunga ng pagmamahalan namin dati." "Buntis ka?" tanong ko. "Yes. Pero nangako naman siya na susustentuhan niya to. Okay na rin yun kasi naman sa mahirapan pa akong palakihin ito mag-isa."
ba't di ka naghambol? Pwede mo siyang idemanda kasi may pananagutan siya sa'yo. Ayoko kasi ng ganun. Ayoko ng gulo. Tsaka, may magagawa pa ba ako kung hindi niya na ako mahal, di ba? Kahit pilitin ko siya magstay sa akin kung hindi na siya masaya. Di ba para lang kaming nagsasama sa impyerno? But wait, bakit ang dami mong tanong? Sino ka ba talaga? Tanong niya at nireplyan ko siya. Ako yung babaeng gusto niyang pakasalan. But don't worry, hindi na ako magpapakasal sa kanya. Kailangan mo siya. Kailangan siya ng anak niyo at dapat niya kayong panagutan. Mahal ko si Boyong, Kuya Bono, pero magiging lubos ba akong masaya kung maiisip ko na may isang babaeng katulad ko ang nalulungkot, naghihirap sapagkat iniwan siya dahil sa akin. Noong dumating kami ni David sa Manila, tinawagan ko si Cathy May, taga Bulacan siya. Nag-arkila kami ni David noon ng taxi pauwi sa amin at dumaan kami kay Cathy May para makita siya in person. Malaki na ang tiyan niya noon. At mahirap lang sila. Pero hindi ako napahiya kay David sa ipinagmamalaki ko na hospitality ng mga Pilipino dahil naipakita yon sa amin ni Cathy May. Inasikaso niya kami, pinamerienda. Mabait siya, in fairness. Ipinakita din sa akin ni Cathy May ang napakaraming pictures nila ni Boyong sa cellphone niya. Ang tanong ko noon sa kanya, bakit di mo pa dinidelete yung mga pictures nyo para madali ka makamove on? Sana. Sabi ko. Hindi, kasi ipapakita ko to sa anak ko pagdating ng araw kapag maghahanap na siya ng ama. Binigyan ko si Cathy May ng pera noon, Kuya Bono, kasi naaawa ako sa kanya pero ayaw niyang tanggapin. Kahit anong pilit ko, ayaw niyang tanggapin. Sa mga pictures na rin ni Boyong, aakalain mong isa siyang malandi at materialistic na babae pero nagkamali ako. May prinsipyo at dignidad pala si Cathy May. Nakapag-usap kami ni Boyong noong andyan ako. Pero pinakausapan ko lang siyang balikan niya si Cathy May. Ang sabi niya sa akin na parang nanunumbat, iniwan ko siya para sa'yo. Kasi gusto kong matupad yung sumpaan natin. Malungkot na buwelta sa akin ni Boyong noon, pero ang buwelta ko naman sa kanya, Boyong, ang sumpa mo noon na hindi lang yung tayo pa rin na magkakatuluyan, kundi hindi ka magmamahal ng iba. And obviously, hindi mo yun natupad. Sorry, nagkamali ako. Pero siguro baka pwede mo naman akong patawarin sa part na yun, di ba? Lalaki lang ako. Oh yes, of course, Boyong, kaya kitang patawarin sa part na yon. Pero hindi ko naman mapapatawad ang sarili ko kapag tuluyan kong inagawan si Cathy May ng lalaki at mapagkaita ng anak niya ng karapatang magkaroon ng ama dahil sa akin. Saglit na natahimik si Boyong noon, pero nung magsalita siya, nanunumbat na. Yola, bakit hindi mo lang sabihin na kaya ayaw mong makasal sa akin dahil may pakakasalan ka ng Amerikano? Well, ang totoo, inaalok din ako ng kasal ni David para lang magkaroon ako ng green card. Para di ko na kailangang umuwi dito at pwede na akong tumira doon hanggang gusto ko. Pero ikaw ang gusto kong pakasalan noong time na hindi ko pa nakilala si Cathy May. Tanggapin mo na, Boyong, nagkamali ka. Mahal kita pero sa buhay na to, hindi tama na sariling kaligayahan lang natin ang iniisip natin. Nagkamali ka, pero look, may pagkakataon ka pang itama yung pagkakamali mo. Balikan mo si Cathy May and be a father sa magiging anak nyo. Kapag ginawa mo yan, hindi madudungisan ang respeto ko sa'yo. Nakita kong biglang umagos ang luha ni Boyong bago niya sinambit ang mga katagang, sige, babalikan ko siya. Noon, Kuya Bono, ay lumapit ako sa kanya at niyakap ko siya. At ang sabi ko, Boyong, we will love each other as friends. At kunin mo akong ninang sa binyag ng anak mo, okay?
September 2019 ang anak si Kathy May at bininyagan ng October. Nagpunta ako noon sa Bulacan kasama si Oyo na siyang gwardya ko. I was happy to see Boyong there, Kuya Bono, at masaya naman siya. Ang sarap nga niyang pagmasdan kapag kinakarga niya yung anak niya. Nandyan pa ako noon sa Pilipinas kasi hindi pa approve yung K-1 visa at I-129F na final ni David para makabalik ako at makasal kami. While waiting noon ay nagpagawa ko ng mausoleo sa sementeryo, then inilipat namin ang mga labi ni Kuya Red. Dumating ang visa ko ng December kahit nakabalik ako dito at nagpakasal nga kami ni David. Elopement wedding lang yon, kasal namin kasi medyo nahihiya ako kapag nalaman sa Whitefish na pinakasalan ko ang dati kong estudyante. Dito kami nakatira ngayon sa Billings kung saan siya nagtatrabaho. Si Ma'am Kathy ang mister niya, then si Mrs. Griffin, yung host ko noon sa Whitefish, at ang auntie ni David at ang friend niyang si Thomas ang mga witnesses sa kasal namin. Sa ngayon, Kuya Bono, ay taong bahay lang ako kasi hindi pa lumalabas yung green card ko. Kaya dito lang ako and trying to be a perfect wife for David. I know well na walang perfect, but at least I'm trying. Napakabuting tao ni David, Kuya Bono, at ang laki talaga ng paghanga at pagmamahal niya sa mga Pilipino. He is very proud na Filipina ang wife niya. Ang pamilya ko ay okay naman. Naka-maintenance ng gamot si tatay at si nanay ay konsehal ngayon sa barangay namin at naipanukala niya bilang barangay ordinance ang pagtatali ng mga aso, kaya ngayon ay walang asong gala sa barangay namin dahil may kataasan ng multa sa mga lalabag. Graduate na sa college sina Oyo at Ikay. Si Cedric, 2 years pa. 5 years kasi ang course niya. Si Kuya Red, I believe masaya ngayon sa heaven kasi natupad ko ang pangarap niya para sa aming pamilya. I miss my Kuya Red, Kuya Bono. He is just the best kuya ever. And I will make sure na at least isa sa mga magiging anak namin ni David ay magiging kagaya ni Kuya Red sa pag-uugali. Well, I hope I can. Hanggang dito na lang, Kuya Bono, at sana po ay mapasali din ang kwento ng buhay ko sa mga namamayagpag ng kwento sa YouTube channel mo. Thank you so much and God bless you and all the kahugots out there. Ingat po tayo lagi. With love and respect from Montana, USA, Yolanda. Yan po napakinggan ang kwento ng buhay at pag-ibig ni Yolanda mula po dito sa DKB, Dear Kuya Bono ng Bono's Love Tube. Una sa iyo, Yolanda, maraming salamat for sharing your story. And no doubt, isa ito sa mga mamamayagpag na kwento dito sa ating YouTube channel. Congratulations sa tagumpay mo. Ikaw ay ulirang anak at napakaganda ng kwento mo. Ano pa ba ang masasabi ko? I know you love David so much and he loves you, so congratulations again. Ang hiling ko lang sana ay i-bless pa ng Panginoon ang inyong pagsasama. And share your blessings also to those who are in need because you are blessed. Again, thank you so much sa inyong lahat, mga kahugot, na muling tumutok sa ating programa. Maraming salamat po. Sa mga hindi pa po nakaka-subscribe, please subscribe dito po sa Bono's Love Tube sa ating isa pang YouTube channel para naman sa Kahugot PF, para naman po sa mga may problema sa puso, sa relasyon, sa pag-iibigan. Hanggang sa muli, mga kahugot, maraming salamat. God bless us all and please take care always.